sa panlasang ninyo. Ngayon, magluluto tayo ng sardines pasta. Ito, nagpakulo na ako ng tubig. Nilagyan ko ng asin. At pag kumulo na, ilagay yung noodles. Susundin lang natin guys kung ano yung instruction dun sa packaging ng noodles kung paano natin ito lulutuin. Ito, mga 7 to 8 minutes ko siyang pinakuluan. Guys, itong pinagpakuluan ko, water and asin lang ha. Ayan. Saka natin siya i-stir occasionally. So, hindi ako naglagay ng oil. Yung iba kasi magtatanong, bakit walang oil? Kasi i-stir naman natin siya occasionally. Kaya hindi siya magdidikit-dikit. Mamaya natin siya lalagyan ng oil. Ayan, once okay na yung ating noodles, i-drain natin siya doon sa pinagkuluan with running water para at least ma-stop yung cooking process nitong ating noodles para hindi siya ma-overcooked. Ayan, yung iba, sa bed pan of ice nila, nilalagay yung kanilang noodles para at least mag-cool down siya. Pero sa case natin, sa running water. Ayan, so yan, hinahalo-halo ko lang din para at least mas mabilis siyang lumamig, kumbaga. Ayan guys, kung bago lang kayo sa aking video, ano, don't forget to subscribe and click the notification bell para at least lagi kayong maging updated tuwing meron akong i-upload na bagong video. Ayan, pag okay na yung ating noodles, ililipat lang natin siya sa kanyang lagayan. At saka tayo palang maglalagay ng cooking oil. Ayan. Ayan, so na-drain natin siya, diba? Dito palang tayo maglalagay ng cooking oil. Ayan, kasi syempre, mag-i-stand yung noodles natin. I mean, i-set aside muna kasi natin siya bago natin siya timplahin. So, dito palang tayo maglalagay ng cooking oil. So, pagka nag-stand kasi siya for a while, doon siya magdidikit-dikit eh. Pero kung meron siyang cooking oil, hindi siya magdidikit-dikit. So, hindi tayo naglagay ng cooking oil habang binoboil natin siya. Kasi, sayang yung oil. Kasi, i-drain nyo din naman. So, useless. So, yung asin na lang. Para at least ma-absorb nyo yung asin, magkakaroon ng lasa yung inyong noodles. And then, after draining, ano, ayan, inuulit ko lang po ah, saka pa lang kayo maglalagay ng cooking oil. Ayan, makikita ninyo yung difference doon sa regular ninyong ginagawa na pag nag-boil kayo, naglagay kayo ng cooking oil, tapos drainin ninyo, saka itong ginawa ko ngayon. Okay, let's go! Para naman sa ating sauce, ayan, maghihiwa lang tayo dito ng sibuyas at yung bawang. Napaka-simple lang nitong ingredients ng ating lulutuin, ano. Kasi alam niyo naman, ECQ ngayon dito sa ating sa Pilipinas, medyo mahirap mamili-mili or lumabas-labas dahil nga sa virus, no? So, ito yung mga galing sa paayuda, kumbaga, ng mga LGU. So, kung ano yung nandyan lang sa ating kitchen, yun yung ating gagawin. So, ayan, mag-iwa lang tayo ng sibuyas at bawang. Tapos itong gamit kong sardinas dito in oil siya, hindi siya in tomato sauce, no? Ayan. So dalawang lata lang ito, yung maliliit na lata ng sardinas, no? Any brand naman pwede ninyong gamitin. Pero sa case natin, gagamit tayo nitong brand na ito dahil ito yung ayuda nga. Ayan. So i-drain lang natin siya. Pero huwag ninyong itatapon itong oil ng sardinas kasi gagamitin din natin ito mamaya. Ayan. And then, once na ma-drain na natin siya, ready na tayong gumawa or mag-gisa ng mga bawang at sibuyas natin. Ayan, sa nagpainit lang ako ng kawali, naglagay ako ng olive oil sa aking kawali. Ayan. Antayin lang din natin uminit ng konti yung ating mantika. Ayan. Pagka mainit na inyong mantika, no, saka pa lang ninyo ilalagay yung
bawang at sibuyas. Ayan, pinagsasabay ko na sila, guys, no? Hindi na ako isa-isa. Ayan. Alright. Ayan, igigisa lang natin ito hanggang sa maging translucent na yung ating sibuyas. Ayan. Once na maging translucent na ang inyong sibuyas, saka naman ninyo maya-maya idadagdag yung na-drain natin na laman na sardinas, no? O yung laman muna tayo, no? Ayan. Don't forget to subscribe. Ayan, ilalagay ko na yung laman ng sardinas, ano? Igigisa ko lang din ito at maya-maya dudurugin ko rin siya. Ito yung magsisilbing sauce natin sa ating pasta. Ayan. Siyempre, no, pagka nawala ka ng bigas, ano ba yung mga paayuda ngayon? Minsan, mayroon ng pasta. Ay, anong gagawin mo kung wala ka naman spaghetti sauce? Di, ito na lang. Ayan. Maging creative lang tayo. So, ayan, ilalagay ko na ngayon yung oil na nanggaling mismo doon sa sardinas. Ano? Ayan. So, dinurog ko, guys, ha, yung sardinas, no? At syempre, maglalagay din tayo ng salt and pepper. Ayan. To taste lang. So, hinay-hinay lang sa paglalagay din ng asin kasi maalat na eh yung sardinas. Kasi, di ba, pagka mga canned goods, no? Madami yan, syempre, asin, maalat yan. So, hinahinay lang kasi pwede nyo naman timplayin pagka nagkulang pa yung panlasa ninyo. Ayan, isi-simmer nyo lang siya, and then once na isi-simmer nyo na siya ng about siguro mga 3 to 5 minutes, no? Pag okay na siya, isa-set aside lang natin ito. Ayan. Set aside natin, kunin natin ulit yung pasta at ilagay na yung sauce na ginawa natin. In low heat ito, ha, kasi ayaw natin na ma-overcook nga yung noodles ninyo. So low heat siya, low fire siya. Tapos ayan, pagka ano, ihalo lang natin siya all together. Yung paghalo ninyo dahan-dahan lang, ano, kasi para hindi naman madurog yung inyong noodles. So parang ifo-fold-fold nyo lang siya hanggang sa makot yung noodles ninyo nung sauce na ginawa natin. Alright. And then once na makot na siya, ayan, pwede nyo na maya-maya i-transfer sa serving plate, ano. If you like this video, guys, ha, please like and share para lahat, no, makaalam nitong recipe na to. Simpleng recipe. Ayan, magdadagdag pa ako ng pepper and salt kasi medyo kulang yung ano. And then, halo-halo again. Oh, gentle. Please be gentle para hindi madurog ang ating noodles. Ayan.